Hi guys, Mommy Patis here, and today's vlog guys, tayo ay muling magbabasa ng post mo, babasahin ko. And syempre mag-advise tayo, no? So maka one top, I don't know kung mga ilan ang mababasa natin, ano? So again and again, maraming salamat sa ating admin, Rose Jam 11 for allowing us to do this kind of vlog, no? Na naririnig namin ang mga hinanain nyo, mga post nyo, ganyan. So, bago na, tulad ng nakaraan, gusto ko lang din na habang tayo ay nagbibigay ng advices, binabasa natin ng memes ng ating mga kasari, mga ka-SS, ay syempre mag-unbox tayo muli ng aking second order or second purchase with Watson. Okay, so pa-intro muna tayo. Pshing! Okay, habang tayo ay bago natin buksan, meron tayong babasahin dito guys na hindi ko na papangalanan kung sino na yung nag-post guys ha, pero basahin natin, okay? So eto yung number one. Sabi niya, I need advice mga ka-SS, 9 years na yung tindahan ko. Ako ang kauna-unahang tindahan dito sa aming compound, tapos may nagtayo ng tindahan dito. Dito talaga sa tabi ng house ko. Sarili din naman nila yung lupa pinagtatayuan. At 2 years na tindahan niya. Ngayon, mga kasari, bukod sa tindahan, nagbibigay din ako ng porsyento na pera, 1,000 ay 200 kada buwan ang kita ko. Kumuha ngayon yung kalapit kong tindahan pero hindi sa kanyang name, kundi sa kapatid niya. Papautangin ko ba siya kahit kakompetensya ko siya? Ayan. So may mga nag-advise dito na it's not about kakompetensya, pautangin, ganyan, ganyan. Which is tama naman. Wala namang mali sa mga naging advices ng mga nag-comment natin ka SS dito sa post na to. Kaya nagtaka lang din ako, 200 ang tubo niya ng 1,000 sa isang buwan. So meaning to say, mas mataas pa siya sa Bombay. Ganun ba yon? Kasi sa Bombay, 60 days ang 20%. Kasi 20% ng ano yun, di ba? Ang 1,000, ang 20% ay 200. Testingin nga natin. 1,000 times 20%. O, tama. So, sa kanya, ibig sabihin, 20% sa isang buwan. Sa Bombay kasi, guys, ay 60 days or dalawang buwan, 20%. No? Malaki ang tubo niya, ha? In fairness. Okay, anyway, sino man natin pinakikilaman niyang ganyan? Sinanabanggit ko lang kasi syempre, pinag-ninilayan natin yung mga post niya. Okay. Ngayon, ang concern niya dito, pauutangin niya ba yung tindahan na kalaban niya sa negosyo? Pero hindi doon nakapangalan, kundi sa kapatid. Diba? Siguro, parang ang garantiya ay siya lang. No? Pero hindi pa rin malinaw ito. Kasi sa ganitong klase ng hanap buhay na nagpapautang ka, syempre, hindi naman to registered na negosyo. Ito ay verbal lamang. So, kiniklaim din naman sa barangay kung sakaling magkaroon kayo ng sulat kamay at pirma between the borrower and the borrower at saka yung nagpapautang. Hindi ko alam yung ano, nakalimutan ko yung tawag dun sa nagpapahiram. Okay, anyways, ang magiging advice ko dyan guys is bukod sa magkaroon kayo ng kasulatan, kahit yan ay handwritten, basta mayroong pirma, may date, iyan ay magkakaroon ng visa sa barangay hanggang sa police station just in case na hindi makabayad sa iyo. Now, yung when it comes naman sa pag-release niya ng pera para doon sa nangungutang, siguro isipin mo din kung magkano ang ipapautang mo to be safe na baka mamaya masyadong malaki ang kunin, akala mo okay palang magbayad but bandang huli hindi rin naman pala. So, be safe when it comes to the decision of releasing money, no, para ipabaro. Now, when it comes naman doon sa decision din na kung pauutangin ba niya, so merong papautang eh, parang may papautang si ate yung nag-post. Kaya lang kasi kakompetensya nga niya 'to.
at hindi naman dumirekta sa kanya. So parang ang magiging system, alam mo yon, kahit ako maaanuhan din ako dun eh, na parang ba't di siya dumiretso sa akin, tapos sa kapatid pa ipapangalan. Anyways, kung negosyo ang iniisip mo, it doesn't matter. As long as meron kang kasulatan, meron kang habol, yon ang importante doon. It doesn't matter kung kanino pa iyon na pera, ang importante, ang mananagot ay yung makikipag-deal sa'yo. Either yung kapatid pa yan o siya mismo kakompetensya mo. Now, kakompetensya mo kasi kaya ka nag-aalangan na pautangin. Always treat your competitors as a friend, no? Kung negosyo ang iniisip mo, kikita ka sa kanya, magagamit mo siya as para kumita sa kanya dahil magiging kliyente mo or magiging customer mo. However, ang pinakaano lang naman dito ay huwag kayong dadating sa, kasi pera yan eh, huwag kayong dadating dun sana sa panahon na magkakasira kayo, na imbis na magkakompetensya na nga kayo, granted na nga magkakompetensya kayo, magkakaroon pa kayo ng sumpaan sa isa't isa, isinusumpa nyo ang isa't isa dahil nagkaroon kayo ng problema pagdating sa usaping pera. So yun lang naman yung pinakapangit na mangyayari doon. No, na instead na magkakompetensya lang sana kayo sa sari-sari store or sa hanap buhay, eh nangyari pa ay nag-away pa kayo, no, dahil lamang doon sa hindi na-meet yung obligations ng borrower sa iyo. So yun lang naman ang aking maipapayo doon at sana wag mong iisipin yung kakompetensya. Lumalaban din sa buhay, edi sige, hayaan mo, bigyan mo ng release mo, pero yung alam mo sa tingin mo na kakayanin lang niyang bayaran, no? At wag mong ipapakita na ano, na wag mong ipapadamang kakompetensya mo siya at hindi mo siya feel, no? So kung ayaw mo siyang pautangin, dahil ayaw mo lang siyang pautangin. Not because dahil kakompetensya mo siya, baka mas malamangan ka or ano. Kasi ang tao naman, as long as naman hindi siya gumagawa ng bagay na ikasisira mo, no, at ikababagsak mo, eh it's all right, no? Lumaban ika nga ng patas. Lahat naman tayo ay may karapatang lumaban sa buhay at lahat naman tayo may karapatang maghanap buhay. Buti nga sa'yo kumukuha, at least sa'yo kita, hindi na kailangan lumayo, di ba? So yun lang naman. So next tayo, maghanap pa tayo. So eto, matatawa kayo dito. Kasama sa ating isa sa ating admin, ang aming kapatid na si Bakla. Hello, shout out sa iyo, Duday. Love you mga ka-super. Okay lang din yung negative reaction. Kaya ko. Ito yung kanyang ano. Hello mga viewers, magagalit ba kayo kapag nag-BF ako? Try lang kung may concern. Tapos tingnan natin yung mga nag-comment. No, madam, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Siyempre hindi, no, baklang to. Natural need natin magmahal at mahalin. Life is short, enjoy lang. Ayan, natatawa ako, di sila makapaniwala na mag-jowa na ako, ha? Puro reaction happy sa akin. Basta po, choose yung the one na. Yun. Abay, no sis, it's your life. Just be happy and be wise. Love you. Okay, ayan. So kasi si Madam Duday, guys, ay isang miyembro ng LGBTQ community, no? Siya ay isang gay and siya ay kapatid namin sa Team SF at kapatiran sa YT. And also, add-in siya sa admin sa Super Tindero and Super Tindera. And Super Tindera SB Natics. No? So, ang ma-advise ko lang sa aming kapatid na maganda, pinakamaganda sa amin yan eh. Ambisyosa yan eh, pinakamaganda. Ayan. Ang ma-advise ko lang, there's nothing wrong to love. Again, to be in a relationship. There's nothing wrong with that. No? Ang importante lang naman dito is to protect yourself from people who will just take advantage of you. No? Lalo na kasi minsan, di ba, sa norms kasi natin guys na para bang kapag ka bading ka or tomboy ka, and it's like pag pinasok mo yung ganyang klase ng buhay, kailangan may pera ka, kailangan kasi ikaw ang laging taya, ikaw ang gastos, ikaw ang laging napipili. Aminin na natin, it's like for you to please someone to have relationship with you is siguro kailangan na ibibigay mo din yung mga needs nila, not just only physical needs but also when it comes to money. That is the truth, yun ang reality, no? So, may mga mapapalad naman na hindi naman ganun ang klase ng relationship nila. So, ibig sabihin dito, hindi ko nila lahat, no? Shout out sa mga LGBTQ. Hindi ko nila lahat na ang klase ng relasyon ay lagi na lang nagsasuffer ay si tomboy or si lesbian or si bakla or si gay. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. But, normally, iyon ang nangyayari. Usually, iyon ang nangyayari. Kadalasan, iyon ang nangyayari. So, ingat lang. Wala namang problema. Just, pag tayo nagmahal, magmahal tayo ng todo, pero magtitira tayo ng para sa sarili natin. Di ba? Kaya nga, pag alam natin umaabuso na, tayo din naman yung may magkakaroon ng kasalanan doon kung hahayaan natin inaabuso tayo. No? Always choose our own battle when it comes to these decisions. No? Kung ikaw nga din, ang happiness, it's a choice. No? Choice yon. Kung choice mong sumaya, gagawa ka ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Kung choice mong maging malungkot,
ilulugmok mo ang sarili mo sa pagkalungkot. Ganun lang naman yun. So, dahil ikaw, Madam Duday, ay merong hanap buhay, lagi lang tatandaan na laging ibubukod ang hanap buhay at ang buhay pag-ibig. Huwag paghahaluin. Okay lang paghaluin kung tatangayin nyo ang isa't isa para umasenso, para mas lalong madagdagan ang kabuhayan. But, kung naaapektuhan ang mga ang hanap buhay ng dahil halimbawa sa pag-aaway, stress, 'di ba? Pagka nag-away, di makatulog, di man napapabayaan ang hanap buhay, o kaya naman ay dahil bigay ng bigay, pati benta ng tindahan na ilalabas na, something like that, just to please someone, to love you or to stay in the relationship. So, laging tatandaan, ibukod ang pleasure sa hanap buhay. Pagsamahin lamang ito kung talagang dalawa kayo ng mutual understanding kayo when it comes na iangat ang buhay niyo parehas. So, dito hindi na binabase kung babae, tomboy, lalaki, bakla. Hindi na gender ang pinag-uusapan dito eh. Doon sa point na okay lang na pagsamahin ang pag-ibig kung ito ay sentro niyo ay Panginoon at ginagamit niyo yung pagmamahalan niyo at pagkakaisa niyo bilang team para iangat ang inyong buhay. O, diba? Hilahin, hatakin ang isa pataas. Kung ang isa lang ang umaangat, hatakin ang nasa baba para sumabay umangat. Kailangan nag-grow kayo pareho. No? Hindi lang sa usaping pag-ibig, hindi lang sa usaping relationship. Dapat kung handa ang may tulad. Kasi ni Madam Duday, vlogger siya. Ito talaga ang main buhay niya ngayon, ang pag-titindahan. So, ingat. Kasi lahat kami masasaktan kapag tinake advantage ka lang. Okay? So, yun lang naman, Madam Duday. And God bless you. So, sana, no? Sana yung makuha mo man lang ay talagang hindi man kasing tino ng iyong pag-uugali pagdating sa paghahanap buhay, at least man lang ay mahawahan mo, mahatak mo, para ikaw din ay tulungan. Ay, ganun. Ang sarap naman ng ganun. Parang ang daddy partner lang. Okay, so next tayo. Okay, eto, merong nagtanong. Hi po, silent reader po. Nais ko pong magtayo another store maliit. Maliit lang din gaya sa minamanage ko ngayon. Magkano po ba ang sahod nang magbantay o magbenta? Any advice po? Bago natin sagutin yan, guys, buksan muna natin itong ating natanggap. So, ang binayaran dito ay 428 kasama ang shipping fee. At ito ay second order ko sa Watson. Ayan, Watson. Ayan. May nag-comment nga dun sa vlog ko na, Mami, paano po maka-order sa Watson? Download lang po kayo ng apps ni Watson, no? Watson PH sa Play Store. And ayun na, mag-filled up lang po kayo. Siyempre, answeran nyo yung mga tanong doon, ganyan, para ma-register kayo. Ganyan. Ayan. So, biodesic lang pala ang laman nito. Ayan. Nakakatuwa sila. May paganito talaga sila. Kahit doon sa una kong order, may mga paganito sila. Ang taray. So, to protect nga naman the items, no? And to make it, ano, to make it intact, yung hindi gagalaw-galaw. Okay. Ayan. So, 80 pieces po ito na biodesic. Okay. Ayan. Paracetamol. Biodesic. Okay. Ayan. So, meron na tayong stock ng biodesic. Ayan. So, tataas ng konti ang presyo niyan, guys. Kasi yung shipping fee, kailangan makover up yung gastos. And plus the, ano ko pa, yung tubo ko pa. So, hindi ko alam kung pagpalagay natin kung 80 pieces, 428 ang binayaran ko. 428 divided by 80 pieces. So, pumapatak na 5.35 ang puhunan ng isa. So, kung ibebenta ko siya na, kung magtutubo ako ng 2, so, papatak na nasa, pwede na siguro sarado, ano. 8 ang isa. Wala tayong magagawa. 8 suki. Dahil online ko siya in-order. By Jessie. Nakakaubusan, di ba? Wala akong choice eh. Dapat sa islang talaga. Sa online ako umorder. Ayan, may suki tayo dito. Kasi ito din umubos nung ano ko eh. Nung istak ko nung nakaraan. Ang daming biniling by Jessie nito. Anak to ni Kanenet, guys. Yung kalaban ko sa negosyo. Doon. Yung lagi ko na i-interview. Ayan. Okay. Pagbilang ko muna. Ayan. So, wala namang problema sa ating mga suke. So, kung dating 6 pesos, ngayon ay 8 pesos. Just to cover up yung gastos natin sa shipping fee. At saka, mas mahal ng konti kay Watson kasi ang puhunan ng biodesic compare sa bibili ka sa Mercury or sa ibang mga butika. Yung iba, 4 lang. Yung iba, 3.75 lang ang puhunan. Eh, ngayon, pumapatak na 5.35 ang puhunan niya kasama na yung shipping fee na i-charge. Okay. Anyways, magpatuloy tayo, guys. Okay? So, eto nga yung tanong, di ba, na gusto nga niyang maglagay pa ng another tindahan, pero ang tanong niya, magkano ang pwedeng ang sahod ng isang tindera, magbabantay, ganun, o magbebenta. So, actually, dito po sa amin, sa mga small-time wholesaler na may mga, ano, ang pasahod nila depende sa tagal at depende sa position. Meron kasi na parang kung pinaka, siya yung parang pinaka right hand mo sa isang tindahan mo na yon, nasa 250 to 300 pumapatak isang araw. Kung naman mga simpleng helper lang, tinda,
pumapatak ng nasa tinda at saka punas-punas, linis-linis at arawan, pumapatak naman ng 200 isang araw. So pagdating sa pagkain, may times na hindi libre sa pagkain, may times naman na libre sa pagkain. At merienda. Meron namang libre merienda, hindi libre ang pagkain. Okay? So depende sa kakayanan ng isang tindera and also depende sa klase ng mga itatrabahuhin niya. Okay? Pero kung tatanungin natin yung totoong ano ng isang empleyado o ng isang tao kapag ka provincial rate na nasa around 400 plus yan, hindi naman nasusunod yan usually. Meron naman buwanan, kasi depende kung stay in or stay out, meron namang buwanan, di ba? Halimbawa, nasa around 5,000 to 6,000 monthly, something like that, or 4,000 monthly, ganyan. Kasi ako, si Angie, kasambahay ko siya, stay out siya, and then meron siyang ano sa ano, meron siyang day off sa tuwing linggo, weekly, 6,000 ang pinapasahod ko sa kanya. Which is sa Manila, ang started ng mga baguhan na naghahanap ng trabaho na kasambahay, plus tindera, ganyan, nasa around 7,000, 6,000 to 7,000. Depende din kasi talaga sa tao, depende sa amo, sa totoo lang. Si Angie ko kasi, all around yun. And talagang iyon ay matino. Pati sa tindahan, sakop niya, nagtitinda rin siya. At mapagkakatiwalaan ko, hindi ako nawawalan talaga ng pera pagdating sa kanya. Namimiss ko nga siya kasi nag-abroad na nga, diba? So I do hope na kapag nalipat kami sa Lumina at nagkaroon ako ng tindahan doon, siya namang uwi niya dito ng Pilipinas, talagang sana makuha natin siya ulit, no? Kasi kung darating yung panahon na mauuwi kami ng Canada, siya talaga yung gagawin kong kanang kamay. Siya ang mamamahala ng nanay, sa nanay ko, sa pamamahay namin, at sa tindahan na katuwang niya ang nanay ko. So siguro baka operan ko siya ng mga 10,000 per month, no, libre pagkain. So yun. At syempre kung may bonus-bonus ng konti, ganyan, mga kung ano-ano. So si yung si Angie noon, sumasahod siya ng 6,000, pero kapag yun ay nag-OT, no, yung dapat uuwi na siya ng mga around 6 o'clock, pag nag-OT siya, binibigyan ko siya ng pakonsuelo. Pag sobrang nahirapan sa paglalaba, binibigyan ko ng pakonsuelo, pati paulam, ganyan. Minsan kung ano may mga meron ako, bibigyan ko siya, padadalhan ko siya, ganun. Hindi ko siya turing na iba. Hindi ko siya tinuturing na talagang ibang tao. Kasi tinuturing ko siyang pamilya. But anyways, dahil nga dun sa concern na yan, yun lang naman yung mga usual na ano nun. Yun lang naman yung mga usual na rate ng sahod ng isang tindera, no? Kung tindero naman at nagbubuhat, nagaano, so at least man lang 250 to 300 a day, libre pagkain, no? Maawa naman kayo sa mga kargador, no? Pero pagka mga babae at pakwenta-kwenta lang at talaga magbibigay ng items, linis-linis, ganyan, okay na ang 250 to 300 din. So kung ano mo naman, kung talagang halos, may hire ka na talagang siya yung parang pinaka-head ng mga tindera or naiiwanan mo na pagkakatiwalaan mo, siguro mga 300 to 350, okay na. No? So yun. So ito lang muna ang ating ano, ang ating yaw-yaw today, guys, no? Kasi magba-vlog pa ako tungkol sa experience ko sa aking pagpapa-register ng motor na ako ay na-penalty. Ano kaya, bakit kaya, ano? So maraming salamat po sa mga natuto sa aking vlog ng mga about taxing, no? The latest is the inventory list and sworn declaration. Yan po ang nag-angat ng aking analytics ngayon talaga dahil napapanahon. So, maybe I'm going to vlog also about 0605, how to file 0605 o yung pagre-renew ng ating COR. How to pay it in GCash, something like that. So, just watch out, no? Busy ang mami pal talaga ngayon. And sa mga kapatiran ko sa YT, relax lang kayo dyan, dadalawin ko kayo. Alam niyo naman ako, talagang kapag busy, hindi ako basta-basta nagbababad sa computer. At kapag may time ako, alam niyo yan, i-re-raid ko na lahat yung mga ano nyo, mga videos nyo. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park Fighting! Maraming salamat mga ka-SS and Team SF shoutout! Bye! Mwah!